At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell and click all para ma-notify kayo sa mga next videos natin. Thank you and have a blessed day! Of my life, talagang natuto ko. Sabi nga ni Mr. Garing, you will learn from your mistakes. And maganda may support group kayo. Eh, malakas yung logo kasi nandiyan si Mr. Garing sa likod ko. Ngayon, pagkasama kayo sa success community, nandiyan kami sa likod nyo ni Mr. Garing. Di ba? Di ba? Habang nagjo-journey kayo, papunta kayo sa pagyaman nyo, eh, makakakonsulta kayo sa amin, andito kami sa community, mga millionaires and billionaires yung makakasama nyo. So, alamin nyo na lang po sa nag-invite sa inyo paano makaka-join dito dahil wala tayong oras para ipakita pa lahat. Alright? Kausapin nyo, magpapadala rin po ako ng link sa inyo mamaya ng video na nagpapaliwanag po ng success community. Popost ko dito sa Zoom at saka sa Facebook comment box. Click nyo lang yon, may presentation po. Kung interesado po kayo na makabilang po sa ating global support group. Ayan po. At pag pumasok po kayo dito, tuturuan po namin kayo maging millionaires. Ito actually, mag-uusap pa kami ni Mr. Garing kasi ang gagawin natin, si Mr. Garing po ay magiging regular na po na kasama natin kasi ang dami pa po na wisdom na maishishare sa inyo ni Mr. Garing. Yung naririnig nyo ngayon, naku, bumabalik po ako doon 20 years ago nung una ko itong narinig, sabi ko sa inyo, sa totoo lang po, yung commission ko sa sales, hindi po, nakinig lang ako kay Mr. Garing, ha, yung benta ko po, commission ko, hindi po ako kumita ng 1 million. Dahil kay Mr. Garing po, ang kinita ko po, more than 100 million pesos po ang kinita ko dahil sa natutunan ko sa kanya. And yan po, privilege nyo ito na napapakinggan nyo to ng libre. Ito palang training na to. Na, siguro kung magpa-charge si Mr. Garing, maliit na po yung ano, no? Yung 8,000 para sa training na to. Pero maglagay naman kayo dyan ng words of appreciation dahil libre po niya itong binigay. Ayan. Sige, lagyan naman natin para bago ko ibalik si Mr. Garing sa screen. Sige, lagyan nyo naman dyan, right, words of appreciation dahil binibigay niya po ito ng buong puso. Wala po itong ano, no? Ito po ay gift sa atin ni Sir Jun Garing. At hindi po kayo kailangan maglabas ng napakalaking pera. Alright? Hindi lang po si Sir Jun ang dapat niyong pasalamatan, si Mr. Garing po. At ako rin po ay I already made a pledge to Mr. Garing ngayong magkasama na ulit kami na hindi po ako titigil kasi I will support him fully. Kasi naniniwala po ako dun sa kanyang mission na tumulong sa bawat Pilipino na maging magaling sa sales. Alright? Kasi po, pag magaling ka sa sales, kahit saan ka ilagay, lumipat ka ng Amerika, lumipat ka ng Brazil, lumipat ka ng Isabela, o kung saan ka man, basta magaling ka magbenta, kikita at kikita ka ng milyon. Tandaan nyo yan. At ang puhunan mo lang, pag magaling ka magbenta, ano? Daway mo. At daliri mo, di ba? Online selling, o di ba? Papindot-pindot at pa-mouse-mouse lang tayo ngayon. Pero, kailangan nyo pong maintindihan yung sinasabi ni Mr. Garing kanina, yung cash formula, no? Yung develop, yung four sides po, yung knowledge, attitude, di ba? Yung skills natin, and yung pinaka-important, the habits, which is, it takes 21 sessions to actually build one habit alone. Eh, ang sales po, ang sales champions, habit, ayan po, ituturo yan sa advanced course ni Mr. Garing, napakarami po niyan. Alright, balik po tayo kay Mr. Garing para sa last part po ng kanyang paliwanag. Alright, at tingnan po natin kung ano pa po yung, ano nyo po, no, kung may notes kayo, I suggest, no, take down, kasi this is more than 30 years po of million peso sales experience. Iba yung mga iba sudyante ni Mr. Garing, mga developer na po ngayon at mga naging bilyonaryo na rin po. Kaya napakaganda pong makinig po talaga kayo. Bigyan nyo to ng oras kaysa nanonood yung iba ngayon, oras ng news. Kaysa nanonood ka doon, manonood ka na naman ng barilan, patayan, COVID na naman, eh hindi ka kakita. Di ba? Dito, lalo kang tumatalas. Kaya napaka-powerful ng ginagawa po natin dito. Ayan, thank you sa mga lahat na nakaka-appreciate. No? Ayan, thank you Sir Ricardo, Aban, ayan, Mark, Documentos watching from the United States of America, no, ay sa grupo, ay ang grupo nila Mark, Mr. Garing, ano yan, lahat po yan ay 2,000 po sila na sales agents po sa Amerika na grupo po ni nila Mark at sila po ay nanonood sa inyo ngayon. All right, so balik ko na po
sa inyo, Mr. Garing, for our part 2. All right? At let's watch at namnamin po natin itong wisdom na to na makakatulong sa inyo to become a professional salesperson and a sales champion. So, Mr. Garing, kayo na po uli yan. Thank you, John. Yes, take it away, Sir Jun. So, thank you, thank you. So again, katulad nung sinabi ni Gary, ito yung workbook pagka nag-join kayo dito sa planned program namin. Ang nagbago lang dito yung muka. From black, di ba? Di ba? So ito yung workbook na lahat ng sasabihin namin nandito. Step by step with all the exercise, etc. Okay, so let's proceed to the second book. Ito naman yung buyer-based selling. So let me share, ano ba yung concept ng buyer-based? So just to bridge, sabi nga natin, doon sa breakthrough selling, apat na bagay, no? Kailangan knowledge, marunong. Number two, yung pananaw, babaguhin mo yung mindset mo, attitude. Then, skill set, via communication skills at saka selling skills. And then the last, yung mga habits to sustain your sales leadership. Sir Jun, sabihan nyo lang po ako pag i-cue ko na po uli yung PowerPoint. Yes, I'll tell you. So tama rin yung experience niya. Napakita nyo how Jun build the confidence, no? Sabi nga natin, yung concept of tiwala, tatlong steps yan eh. How do you build confidence? Ang tiwala, hindi yung pabili ng 10 pisong tiwala, no? Nadidevelop yan step by step. Tatlong step lang yan, just to share. Number one, yung tinatawag na katapatang loob. Sa English noon, ang tawag persistence. Second, kahit anong rejection, madidevelop yung step two, yung katibayang loob. Inner strength. And then last, yung sinasabi natin, alam mo, ang pagbibenta, pagninegosyo, lakasan lang ng loob, willpower. So ang ibig sabihin noon, may proseso, hindi yung shortcut. Di ba? So number one, katatagang loob, katapatang loob. Yun ang exact Tagalog eh, katapatang loob, which is persistence. And then, katibayang loob, which is the inner strength. And then later on, alam mo, kalakasan lang ng loob. So let's proceed to the second. Sige, next slide. Sige, yung next slide, John. Yung buyer-based selling. Ano naman ang itong approach na buyer-based selling? Sige, next slide. Yung ating part 2 ng... Okay, so basically, ito yung concept, ha? Kung kanina, ito yung mga traditional aggressive salesperson, ba? Because you're using a lot of techniques and strategies. Ito namang pangalawang approach is different. Para ka ng psychologist, para ka ng lawyer, more of behavior-based. Marunong ka magbasa ng behavior. Ang end result nito, win-win. In fact, pinalitan ko yung win-win eh. Sa Amerikano yan eh, win-win relationship. Ang author talaga nito si Bob Jones eh. Ito yung magaling na trainer sa Amerika na pumunta ng Australia. Siya ang pinaka-original nito. Paano magbasa ng behavior? So, ano yung concept? In fact, pinalitan ko yan. Ang Pilipino, hindi win-win eh. Na after the transaction, pare, win ka ha? Ikaw, win ka rin. Masyadong logic. Hindi naiintindihan ng Pinoy yan. Ang Pinoy negotiation, happy-happy. After the transaction, ang tanong, happy ka ba sa transaction na ito? Then tatanungin ka, ikaw, happy ka rin ba? So mas may dating yun sa Pinoy kasi may emotion, you can feel it. Rather than logic, win-win tayo ha. Pero pag sinabi, happy-happy, mas maganda. Hindi lang ito applicable sa from Pampanga. Pag tinanong, pare, are you happy? Oh, I'm happy. Really, you're very happy? Oh, aping-api. So, excuse me sa kapampangan ha, pamakyabe. Pampagising lang yan. So ano yung concept? Sige, let's proceed. So ano yung ang concept nito, para kang attitude changer. Tanda nyo ha? Ang perspective mo, attitude changer, hindi ka na on a seller's perspective. Hindi ka na seller. On a buyer's perspective ka na. Kung sa real estate, ang tawag nung una, caveat emptor. Ano sabi ng caveat emptor?
buyers beware. Eh ngayon, mas matalino na ang kliyente because of the information. Bisang click lang, malalaman na kung sino ka, ano yung kumpanya mo, anong presyo mo, anong benefits nyo. So everybody is conscious, aware who you are. Tinetest ka na lang if you walk the talk. Di ba? So yun ang ibig sabihin. So ano magiging mindset mo yon? Hindi ka na seller. You are an assistant buyer. You are a consultant. You are an expert, trusted advisor. Or you are a buyer themselves, just like your buyer. So ganun ha. Parang ikaw, papasok ka sa utak ng kliyente at aalalayan mo siya para mabago mo yung kanyang mindset. So basically, ganun ang concept ha. Kaya nga, buyer-based selling. O yung tinatawag na customer-centric. Diba? You are selling based on the client's perspective. O sige. So number one, anong experience nyo pag kayo ay nagpo-prospect? Pag andating mo sa kliyente na mo prospect, what do you receive? Rejection. Di ba? So, ang resulta, pag andating mo sa kliyente, magbebenta ka, immediately ang reaction ng customer, rejection. Next slide. Di ba? Because naturally, nobody wants to be sold. Di ba? Lahat ng tao, ayaw mabentahan. Kaya immediately, I'm not interested. Tsaka na lang, iwan mo muna yung brochure. I'm not, di ba? Immediately, may mga minor rejection agad. Kasi nga, ayaw ng tao mabentahan. Anong problema? Katulad nito, COVID times. Ang hirap na nga ng buhay ngayon, bebentahan mo agad. Kaya dapat gamitin mo yung Filipino 3Cs. Ano yon? Kailangan yung compassion, understanding. Number two, yung condolence, pakikiramay. And number three, yung concern. Yung pagbabahala at pagtanaw ng utang na loob. Hindi muna negosyo. Kaya galit na galit ako sa mga salesperson. First time pa lang namit, binibentahan agad. Diba? No si Bayasi, sino ka ba? So anong problema? People buy people first before product or services. Anong signal sa yun? They don't like you and they don't trust you. Kasi ang basic ng selling, build friendship muna. Kaibiganin muna. Because if you treat them as a friend, hindi mo lulukuhin. So ang solution talaga, ano? Build rapport. So ang trabaho mo is to change rejection to, next slide, acceptance. Kaya ng training ko eh. Bago ka lumabas, di ba, bago ka matulog, saan ka pumupunta? Sa Japan. Di ba, nagsip ng Japan, just always pray, pre-plan at night. Di ba? The power of subconscious mind, di ba? Pagdasal mo, bago ka matulog, mag-list down ka. What are the, depende sa number mo, what are the 6 most important things I have to do the next day? Diba, isusulat mo na yan. Parang enumeration. Puntahan ko si ganito, tawagan ko si ganito, i-text ko siya, bigyan ko ng proposal si ganito. Diba? Isulat mo na. And then you pray, Diyos ko, kayo naman bahala, ito yung gagawin ko. Pinoprogram mo yung mind mo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell and click all para ma-notify kayo sa mga next videos natin. Thank you and have a blessed day!